nanait sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanait sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong kapatid, bilang paghahanda sa ating banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at hilingin natin ang awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban upang sa kadakila ang dulot ng pag-anib sa iyong angkan. Ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dinaluhong sina Pablo at Silas ng mga tao, at matapos pahubaran ng mga pinuno, sila'y paulit-ulit na ipinahagupit, saka ipinabilanggo at pinabantayang mabuti. Ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at ipinangaw ang mga paa. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit na mga imno, at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Di kaginsay-ginsay, lumindol ng napakalakas, anupat na yanig, pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Pagdakay nabuksan ang mga pinto, at nakalag ang mga tanikala ng mga bilanggo. Napabalikwas ang bantay bilangguan. At nang makitang bukas ang mga pinto, hinugot ang kanyang tabak at tangkang magpakamatay sa akalang nakatakas ang mga bilanggo. Ngunit sumigaw si Pablo, "Huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat." Humingi ng ilaw ang bantay. Patakbong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harapan ni na Pablo at Silas. Inalabas niya ang mga ito at sinabi, "Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas?" Sumagot sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan." At ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa kanya at sa lahat ng nasa kanyang bahay.
Nang gabi ring iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at nagpabinyag siya pati ang buo niyang sambahayan. Pagkatapos, sila'y isinaman niya sa kanyang tahanan at hinainan ng pagkain. Galak na galak siya at ang kanyang buong sambahayan, sapagkat sila'y natutong sumampalataya sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nanggaling. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nanggaling. Ako poon, buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko sa iyo'y nanggaling. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Nung ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Ang lakas mong itinulong ay lumakas agad ako. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang galing. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas ng iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong tupding lahat. Ang dahilan nito, poon, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang sinimulang gawain mo'y magaganap. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang galing. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia. 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 Espiritong isusugo, totoong ituturo, pangako ni Kristo guro. Alleluia. 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 Sumayin niyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ngayon'y paroroon na ako sa nagsugo sa akin. Wala isa man sa inyong nagtatanong sa akin kung saan ako pupunta. At ngayong sabihin ko sa inyo, natigib kayo ng kalungkutan. Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung aalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakakilala nila sa kasalanan at ipakikilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nanalig sa akin. Tungkol sa matuwid sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo makikita. Tungkol sa kahatulan sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutang ito.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening. At sa mga kasama po natin sa ating live streaming sa iba't ibang social media platforms ng Quiapo Church, ang pagpapala ng Poong Hesus Nazareno ay sumainyo saan mang dako po kayo ng Pilipinas o saan dako man kayo ng mundo. Minsan po may tumawag sa isang psychiatric facility, no? At nung nasagot na yung telepono, sabi po nung tumatawag, "Good morning, nurse." Morning po. Gusto ko lang po sanang magtanong, nandyan pa po ba yung pasyente sa room 143? Ay, teka lang po ma'am, titingnan ko muna. At pagkabalik ng nurse, medyo natataranta siya kasi nawala yung pasyente sa room 143. At bumalik siya dun sa tumatawag. Ay, wala po dito yung pasyente na, bakit yung po naitanong? Sumagot po yung tumatawag. Wala naman. Gusto ko lang makasigurado na nakatakas talaga ako dyan. Ha? No? Mga kapatid, ang pagtakas o ang pag-alis, isa sa mga pinakaunang bagay na maiisip natin bilang mga tao, lalo na kapag hindi umaayon ang mga pangyayari sa mga gusto nating mangyari. No? Pero ano ang nais na ituro sa atin ngayon ng ating mga pagbasa? Sa unang pagbasa po, maririnig natin sina Pablo at Silas. Hindi sila tumakas sa kulungan kahit na bukas po yung pinto. Bakit ba sila nakakulong? Sila ay nagtuturo at naghihikayat ng mga tagasunod para sa mga unang Kristiyanong pamayanan. No, para maniwala ang mga tao sa Filipos kay Kristo. Pero, no, hindi tinatanggap ng mga leader, kaya anong ginawa? Pinahuli sila, no? At ikinulong, pinahagupit, tapos pinakulong. Pero nakakatuwang nangyari sa gitna ng gabi, no? Sila ay nagdarasal at kumaawit ng himno. At matapos nito, nagbukas ang mga pinto sa kulungan. Pwedeng-pwede na sana silang tumakas. Pwedeng-pwede na sana sila na mag-iba ng kanilang gagawin at mamuhay na lang ng tahimik. Pero hindi. Sila ay nanatili sa loob at pinanindigan ng kanilang pananampalataya kay Jesus. Nang makita naman ng bantay pinto na ang mga pinto ng pulungan ay nakabukas, nataranta po yung gwardya. Bakit? Kasi nga, dapat binabantayan niya yung kulungan na walang makatakas. Pero pagkakita niya, bukas lahat ng pinto. Natakot siya kasi naisip niya na nakatakas na ang mga preso. Pero anong sabi, anong ginawa niya? Magpapakamatay na sana siya. Pero tinawag siya ni Pablo at Silas. Sabi nila, "Kuya, huwag mong gawin yan. Hindi naman kami tumakas, huwag kang mag-alala." Kaya simula noon, ang bantay pintong ito ay naniwala kay Kristo na ipinapangalat at binabahagi nila Pablo at Silas. Nagpabinyag sila, nagbago ang pananaw ng bantay pintong ito. Siguro ipinapakita lamang sa atin dito na totoo nga, no, hindi solusyon sa kahit anong problema, ang pagtakas. E kung babalingan naman natin ang ating ebanghelyo, si Jesus pagkatapos na muling mabuhay, kinailangang umakyat sa langit at bumalik sa Ama. Kung isipin nating maigi, tila ito isang pagtakas. Nagpaalam siya na kailangan niyang bumalik sa Ama. Bakit? Para maipadala sa atin ang Espiritu Santo. Marami pang problema sa mundo at ang mga alagad. Maganda sana kung si Jesus hindi aalis at kasama nilang haharapin ang lahat ng mga umuusig. Hindi ba? Lord, pwedeng dito ka na lang. Samahan mo na lang kami. Pero hindi.
kinailangang umalis ni Jesus upang ang Espiritu ng Diyos ang siyang mamayani at maggabay sa atin, sa mga tagasunod ni Kristo. Hindi pagtakas ang tinuturo ni Jesus. Ang mga problema at hamon ng buhay ay para sa atin na matuto. Ito ay dapat nating harapin at hindi takasan sapagkat binigyan tayo ng kasiguraduhan ni Jesus na may kapiling tayo sa pagharap sa mga problema sa buhay. Hindi ba't nang maging tao si Jesus bilang anak ng Diyos? Ipinakita niya sa atin kung paanong haharapin ang buhay. Pinaaalala ni Jesus na bahagi ng buhay ng isang alagad ang kanyang mga problema at mga krus na pasanin sa buhay. Bakit? Dahil mula dito, siya ay lumalakas at tumitibay. Nagiging mapagkumbaba, nagiging matulungin ang bawat isang naniniwala at kumakapit kay Jesus. Siguro ganyan-ganyan din ang itinuturo sa atin ng ating debosyon sa ating poong Jesus Nazareno. Hindi ba't ang dami-daming mga deboto ng itim na Nazareno na may buhat-buhat na krus? Hindi tinakasan ni Jesus sa mga pahirap ang pasakit. Kaya naman, bilang isang deboto, yan din sana yung naisasaloob natin. Hindi lang tuwing January 9 ang pagiging deboto. Doon lang malakas ang loob natin pagkatapos sa ibang araw ng taon, wala na. Kaya pag nahaharap na sa kaunting problema, mabilis sumusuko, mabilis tumatakas. Sana, bilang mga deboto, ikaw, ako, tayong lahat, bilang mga tagasunod ng poong Jesus Nazareno, palaging mapaalalahanan ng katotohanan ng pag-agapay at pagsama ni Jesus sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Walang exempted sa mga pagsubok sa buhay. Lahat tayo nagdadaan sa pagsubok. Pero kung malinaw sa atin, nakasakasama natin si Jesus, ang kanyang Espiritu ang bumubuhay at nagpapalakas ng ating loob, walang kahit anong pagsubok ang makapagpatutumba sa atin. Bagkos, tatayo tayo, kasama at kapit-kapit ang poong Jesus Nazareno na gumagabay sa atin, ang kanyang Espiritu na nagbibigay ng ating kalakasan ng loob. Kaya isang panawagan, kung ano man ang hinaharap mo sa buhay ngayon, huwag mong takasan. Huwag mong takasan ang problema. Harapin mo ito kasama ang tulong ng Diyos. Kasama natin si Jesus. Hindi niya tayo pababayaan. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, bago umakyat sa langit, ipinangako sa atin ni Jesus ang isa pang katulong na makakapiling natin tulad niya. Ating itutugon, Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang ating mga kaparian, naway magtalaga ng lubusan ng kanilang buhay sa pangangaral ng Ebanghelyo, sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay, manalangin tayo. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga magulang at guro, naway maging mga buhay na halimbawa ng pananampalataya para sa mga taong nasa kanilang pangangalaga, manalangin tayo. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Atinawang pagsikapang mabuti na gawin ang anumang nararapat upang ang salita ng Diyos ay maging isang buhay na kapangyarihang magiging kaakibat ng lahat ng ating ikikilos. Manalangin tayo. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga matatanda, mga nangungulila at mga may karamdaman, naway ating ipadama ang ating habag. Manalangin tayo. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga yumao,
naway makatagpo ng kapahingahan at bagong buhay sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ama, tagapagbigay ng lahat ng biyaya, masagana mong ipagkaloob sa amin ang iyong Espiritu upang makapamuhay kami ng may kabanalan at magsikap para sa pagdating ng iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo at ang tabi ang ala na ito tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak. Upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami ay matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo." Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito si Jesus na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Paalala sa mga nagsisimba, pinapalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at ng aming mga alay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.